So dumating na yung order ko. Umorder kasi ako sa Shopee ng induction cooker. So, yung pinaantay natin, tara. Tumingin ako ng pinakamagandang review na klase ng induction cooker. So, dalawa yung pinipilian ko. Isang Konka at saka isang Xiaomi. So, minapagito ako sa YouTube na dalawa kasing klase yung Xiaomi. Isang youth version at saka yung isang parang global version, parang ganun. Eh kaso unavailable na siya sa Shopee tsaka sa Lazada, ang hirap talaga maghanap ng ganung klase. So yung pinili ko is yung youth version. So ito ngayon, kararating lang today. So katapos ko lang din magluto. Sagadin na natin tong araw to para sa mga content, para isang shoot na lang tapos edit na lang, no. So unbox lang natin tapos i-try natin, tingnan natin kung ano yung mga pwede nating ano. Honest review na to ha, hindi na to yung mabilisang unboxing. Ito kasi medyo may pagka-technical to, kaya kailangan natin talaga makita kung totoo ba yung sinasabi dun sa mga napanood ko na review. So ito na nga yung box ng Xiaomi na induction cooker na youth version, ayan. So goods na tayo sa nakita natin, kasi yung iba dumating yung Xiaomi nila pero hindi Xiaomi yung nakuha nila. Ang nakuha nila ibang brand. So, gaya ng mga remarks dun sa nakita ko, yung mga reviews, naka-Chinese alphabet siya. So, hindi natin siya maintindihan. Kasi Chinese yan. Okay na tayo dyan. Papaan na lang. Kung ano yung napanood ko sa YouTube, yun na lang din yung gagawin ko. Ooh. So, ito na yung itsura niya, guys. Mas maliit yung size niya kumpara dun sa global version. Lagi yun yung compare ko kasi yun yung talagang hinahanap ko eh. Kasi mas heavy duty daw yun, mas maganda, mas parang mas maganda yung build, mas matibay yung build nun kumpara daw dito. Kasi ito parang slim version nun. Kaya kung makikita mo, ang size niya ay parang isa't kalating dangkal lang yung laki. So wala naman na siyang ibang kasama kundi yung mismong induction cooker na agad. So isa pang dilema, titignan natin kung yung saksakan niya ay kung anong klaseng saksakan meron siya. Baka kasi kailanganin pa natin ng adapter. Diba? Hassle din yun eh. Yun. So okay naman siya. Naka-flat naman yung ano niya, hindi yung pabilog. So okay na tayo dun. Wala tayong problema. Tsaka super, mga naka 220 volts naman to eh. Ayan, eto. Yun. So ayan, no. Sabi doon, didiinan mo lang to, pe-press and hold mo lang. Nasa inyo yung itsura niya. So nandito yung para exhaust fan niya kapag gumana siya. So kung titingnan mo naman talaga siya, dahil gawang Xiaomi siya, talagang ano siya, masasabi mo talagang maganda talaga. Maganda kung maganda. Merong rubber ano pa rito, guys. Merong rubber protector dito sa ano. Hindi ko alam kung tatanggalin ko ba to kapag isasalang ko na. Ang hirap eh, naka-Chinese, ano eh. Pero piling ko no need na tanggalin. So yan, try natin para mas okay. May isang magdadadada ako ng magdadadada dito. Natin i-try, try lang natin. So papakita ko sa inyo kung paano ba nag-work tong Xiaomi na to. So dahil gawang Xiaomi siya, no, hindi mo may kakailang na maganda yung quality nung ano niya. Ultimo sa kable niya, may ganyan pa. Diba may mga protector something pa, yan. So sabi dito, didiinan mo lang siya. Zoom natin ng konti para kita niya. So didiinan lang siya dito. So pagkadiin mo, may nagbi-blink na siya dyan. Unlike sa ibang mga induction cooker, once na nag-turn on ka na ng yung machine, tinurn on mo na, bubuga na agad yung init. Talagang maririnig mo agad na yung gumaganon. Maririnig mo na agad yung fan niya. So dito, may parang blink siya, hindi ko lang kung naka-capture yung tunog. Parang pag walang nakalagay na tawag doon. So yun, hindi naman mainit, di ba? Kasi misconception yun na nga hindi nakakagamit ng induction cooker. So pag ginanan mo, knob, kinagandaan kasi na itong induction cooker na to. Meron siyang knob. Unlike doon sa iba na touch, tinatouch lang, at least ito, yung iba kasi di ba, nandito yung pindutan, tas nandito, kaya pagka tumilamsik yung pagkain, yung pagkain, yung mantika, yung tubig,
automatic na ano yun yung panel niya natatalsikan. Tsaka nag-automatic off yung kasi pag napapaso yung panel, automatic nagte-turn off yung machine. So eto, I hope hindi ganun yung setup nito kasi nasa gilid siya, di ba? So ngayon, itatry natin. Magtatry tayo kahit mahit na tubig lang. Wait lang, lagyan ko lang to ng tubig. Tignan natin. Hindi, di ba kasi pag inopen mo, inon mo na agad yung machine, automatic bubuga na agad yung init niya. Iinit agad, biglang iinit. So eto hindi, naka level 1, tataasan ko ng konti. Ayan na. Yan, bumubuga na, may meron ng vibration na nagaganap. So level 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lang hanggang 9. So tingnan natin yung ket, yung mismong iniinit natin. So do yan. So yun, nakikita nyo, umuusok na siya, no? Ang bilis lang niya, parang wala pang 1 minute. Kukulo agad. So yun yung kinagandaan dito, feel na feel mo pa rin yung mala traditional na kalan kasi yung knob niya, yung knob, na napipihit siya. Hindi siya yung pa-touchscreen. So try natin magluto ng itlog, no? So non-stick pan naman siya, eh. So subukan lang natin, ha, nang hindi tayo gagamit ng kahit anong... Hindi ka talaga gagamit ng mantika. Tutryin natin siya lutuin. No? Sige. So, testing natin. Tama, pag-tryin siya, yun na, sablay. Pag-tryin siya, yun na. Hindi ko kasi nilagyan ng mantika, eh. So, patayin ko lang muna, lagyan natin mantika. Sa gilid natin lagay, ha. Yan, oh. Tinutodo ko, ha. Oh, tinodo ko, tingnan natin kung katulad din ba siya nung sa mga usual na induction cooker na ang bilis makasunog ng itlog. Yan, no? Oh, fairness, ha, mas maganda siya. Goods! Hindi ganito sa akin, eh. Hindi ganito yung sa dati kong induction cooker, eh. Hindi ko alam kung dahil bago lang talaga itong aking lutuan. Pero so far, good siya. Kasi tinodo, wala, hindi ko pa nga tinodo ng sobra to. Ayos yung pagkakaluto ng itlog. Oh. Diba? Oh, instant, meron na agad tayong almusal. Diba? Yan. So patayin na natin kasi okay na yung luto na yan. Diba? Hindi naman kailangan Yan. So yun nga, no, nakita naman natin. Working properly siya. Pagdating sa packaging, yung box niya intact, walang damage, wala sira siya. Tapos, yun nga lang, yung size niya, dahil nga youth version siya, malaki yung pagkakaiba nila sa size. No? Tsaka yung merong protective, yung... It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Yung sa isa. Okay naman siya, magandang tignan, seductive yung tignan, talagang white pa yung color, sobrang... siya, minimalist, hindi siya nakaka, hindi yung over designed, hindi ganun. Maganda siyang tignan talaga kung tutusin. Pagdating sa function niya, maganda yung feature niya na pinipihit mo lang up to 9 levels, no? Tapos ipepress mo lang, papatayin natin. Pag papatay mo, didiinan mo lang din ulit. Okay, pag nilinisin mo siya, pwede mo siyang tanggalin. So kung hindi mo siya lilinisin, iyaan mo lang siya dyan. Parang protective niya sa glass para hindi mabasag. Okay lang pala yan. I hope ay natuwa kayo sa video na to. So, yun guys. Kain tayo mga yamitse. Just like, comment, and subscribe. Huwag niyo kalimutan i-click ang bell notification para kita update sa lahat ng mga video. Bye-bye! Yamitse!